Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Professor Betsy Enriquez ng UP Department of Broadcast Communication. Welcome to BCQ, Broadcast in Quarantine. Tatalakayin natin ngayong araw kung ano ang broadcast franchise at kung bakit ito mahalaga sa malayang pamamahayag. Hatid sa inyo ng UP Department of Broadcast Communication, aming mga mag-aaral, alumni at volunteers, pag-uusapan natin dito sa BCQ ang mga isyong kinakaharap ng media ngayong panahon ng quarantine, lalo na ng broadcast media, at kung paano ito nakaapekto sa industriya ng broadcast, at higit sa lahat sa ating mga Pilipino. Sa BCQ, makakasama natin ang mga eksperto, akademiko at practitioner upang paunlarin ang pag-unawa natin sa mga partikular na usaping media na nangyayari sa gitna ng pandemya. Ngayong araw, kasama natin si Attorney Jose Manuel Chel Icasiano Diocto, abogado, edukador at advocate, dekano ng De La Salle University College of Law at chair ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Mas kilala po siya bilang si Dean Chel. Magandang araw po sa inyo, Dean Chel. Magandang araw din. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panyaya. Dean Chel, kabi-kabila ang usapan kaugnay ng hindi pagkawat ng Legislative Franchise Committee ng Kongreso ng renewal ng broadcast franchise sa ABS-CBN. Matatandaan nitong Mayo 5 matapos mag-expire ang franchise ng network, nagpataw ang National Telecommunications Commission o NTC ng cease and desist order na nagpatigil sa pag-broadcast ng ABS-CBN ng Analog Terrestrial TV. Kasama rito ang 42 istasyon sa buong bansa na kasama sa ABS-CBN at ang flagship television channel nilang Channel 2. Kabilang dito ang 18 istasyon ng radyo sa FM at 5 sa AM kasama ang DZMM. Kamakailan din ay pinatigil ang broadcast ng ABS-CBN sa Sky Cable na gumamit ng black box na sa pamamagitan nito ay napanood ang kanilang mga digital channels. Dahil dito, nawala ng trabaho ang higit sa 11,000 empleyado ng network. Ngayon pa namang may COVID pandemic at nahaharap tayo sa posibleng taghirap. Dahil sa mga dinanas ng Dambuhalang Media Network, tumampok ang usapin ng broadcast franchise sa bansa at kung ano ang kaugnayan nito sa malayang pamamahayag. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kung ano nga ba ang broadcast franchise at ang malaking papel ng gobyerno dito. At gayon din ang kinalaman nito sa buhay nating mga pangkaraniwang mamamayan. Dean Chel, una sa lahat, ano ba yung broadcast franchise? Ang broadcast franchise ay isang requirement na nasa isa batas sa atin sa Pilipinas. Meron kasing presidential decree nung panahon pa ni Marcos na siya inilabas niyan, na sinabi niya doon na dapat lahat ng radyo at television na network ay kukuha muna ng franchisa. Nung nawala na si Marcos, ang nakakalungkot man sabihin ay naiwan pa rin itong batas na ito. At ang nagbibigay ng approval ng mga franchisa ay ang Kongreso. Ngayon, sa lahat ba ng radio and television networks sa ibang bansa, required din ito? Hindi. In other countries, ay wala naman silang batas na tulad ng PD 576A. Kaya halimbawa, sa Amerika, hindi kailangan na kumuha ng prangkisa ang isang radio or television network sa kanilang kongreso. Kaya lang dito sa atin ay wala tayong magagawa dahil batas yan at hindi naman po yan na ina-repeal. Kaya hanggang ngayon, lahat ng radio network at television network ay pupunta sa Kongreso. Kung tatanungin naman, ano ba ang rational? Ay actually, maski yung Supreme Court natin ay nagtataka na rin kung bakit pa kailangan ito. Kaya lang, sabi nga ng isang desisyon ng ating Korte Suprema, hindi naman namin pwedeng palitan yan. Dapat sa Kongreso kayo pumunta
para matanggal na yung requirement ng congressional franchise. Pero napaka-interesting po ng sinabi niyo, Dean Chell, na sa ibang bansa hindi kailangan ng prangkisa. Pero gayunpaman, may isang ahensya ng gobyerno na siyang namamahala ng pag-a-assign ng kung sino ang pwedeng gumamit at ilan ang pwedeng gumamit ng himpapawid, di po ba? Yes, ang tinutukoy ninyo ang National Telecommunications Commission. So, dalawa bale ang kailangan makuhang approval ng isang radio or television network. Unang-una, kailangan makakuha ng prangkisa sa Kongreso. Pangalawa, pag na-approve na yung kanilang franchise, ay pupunta naman sila ng NTC. Ang NTC naman, ang binibigay ng NTC ay yung tinatawag na CPC, Certificate of Public Convenience, at may mga ilang permit pa yan to make use of the airwaves or the frequencies. So you have the legislative approval, yan ang franchisa, tapos nandiyan naman yung administrative approval na nanggagaling sa National Telecom. Okay, so ang ibig po ninyong sabihin, pwedeng tanggalin na yung isang layer at maiwan na lang yung layer na ginagampanan ng NTC sa ngayon. Yes, tama po yun. Kung halimbawa, bukas na bukas, sabihin ng Kongreso, tatanggalin na namin yung requirement ng media franchise at papasa sila ng bagong batas, ay NTC na lang ang mag-i-issue ng CPC at mga permit. Pero radio at television lang po ang nangangailangan ng franchise. Meron namang ibang mga media organizations o platforms, no? Right? Ang kamukha ng pelikula at saka lahat ng mga print publications. Yung mga yan, hindi naman kailangan ng franchise, di po ba? Yeah. Ang rational nila, sabi kasi na yung pagdating sa airwaves ay scarce resource yan. Kaya kailangan na pumasok ang ating pamahalaan para maayos at ma-organize ang pag-allocate ng frequencies at airwaves. Unlike halimbawa sa internet or sa ibang sa print, na wala naman ganun na klaseng scarce resource, kaya hindi nila nire-require ng franchise. Okay. Yung pong pagbibigay ng franchise, ang isa pong naririnig namin o nababasa namin sa mga libro, nagtuturo po kasi kami dito sa broadcast, no? Ay dahil yung pong himpapawid ay isang pag-aari ng publiko. At ang gobyerno ang kumakatawan sa publiko na siyang nag-a-allocate ng himpapawid, di po ba? Kung ito po ang tamang o katanggap-tanggap na justification para magkaroon pa ng ganitong franchise, ano naman yung pakinabang nating mga mamamayan sa pagkakaroon ng ganitong batas? Well, kung sa usapin ng NTC, yung gawain ng NTC, yun ang talagang ahensya na kumbaga ay nagmo-monitor sa paggamit ng airwaves at ng frequencies natin. Sa punto na yun, ay wala naman tayong nakikita masyadong problema. Yung nagiging problema, kasi kung yung pag-deny o yung pag-approve ng franchisa ay pumasok na ang politika, doon nagkaka-problema tulad na nang nangyari dito sa ABS-CBN. Mm-hmm. Nabanggit rin lang po ang ABS-CBN. Matapos na mag-sign off the air ng ABS-CBN, may mga kababayan tayo nagtatanong kung bakit at paanong nakapagpapatuloy sa pagbabalita ang ABS-CBN sa kanilang online platform na marami sa atin ay napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live. Makikita nating may iba pang online media news outlet na gumagawa rin ito. Tingel, maliban sa print at mga pelikula, hindi rin kailangan ng franchise ng mga nagbo-broadcast sa internet? Hindi po. Hindi sila sakop itong batas ni Marcos. Hindi sila sakop ng franchise law. No, hindi po. Siguro ang dahilan ay yung hindi naman pumapasok yung same rationale na scarcity of the airwaves. Kaya yung requirement na yun ay hindi na rin nila pinapatupad sa pagdating sa internet at kahit sa print. Yung isa pang bagay na nababanggit din pag binasa natin yung mga kaso tungkol dito ay kaya rin nila nire-regulate ng ganito yung radio at television. Dahil ang mismong pamahalaan ay gumagastos din para sila yung maging mag-supervise at mag-oversee
o mag-monitor ng paggamit ng airwaves. And mm-hmm. and that's one of the reasons why they also say that we need more regulation for TV and radio. I see. Isa po sa pinag-uusapang dahilan ng hindi paggawad ng franchise sa ABS-CBN ay yung bias. Di umano'y may kinikilingan ang ABS-CBN sa kanilang pamamahayag. May sinasabi po ba ang broadcast franchise law tungkol dito? Wala naman expressed na nakalagay doon. Pero alam nyo, sa lahat ng mga dekadang umiiral yung batas na yan, ay ngayon lang talaga lumabas na ginamit siya para kumbaga balikan yung isang network dahil nagalit ang Pangulo. Kung titingnan kasi natin yung timeline nito, nagkaroon ng kampanya, nanalo si Pangulo, parang sumama ang loob niya sa ABS-CBN dahil sa mga may nangyari sa kanyang advertisement. Nung siya ay nanalo na, ay nagbitaw siya ng salita. Nung una, parang galit lang. Maya-maya, mismo yung prangkisa na yung sinasabi niya na ibablock niya. Sinasabi din niya sa mga sumusuporta sa kanya sa Kongreso na, hindi naman natin kailangan na i-renew yan. So, obvious naman na nandun yung kamay ng politika. Dati naman kasi, although kuminsan, nahihirapan din yung mga malalaking network tulad ng ABS-CBN, ay kahit pa paano, kahit sino pa ang nasa administrasyon, ay nakukuha naman nila. Kasi alam naman natin lahat na napakahalaga din yung reach ng isang network tulad ng ABS. Ilan stasyon yan, buong Pilipinas, halos ang abot nila. Kaya it's, sabihin natin, unprecedented itong nangyari ngayon. Kino-question din na ang citizenship ng Chairman Emeritus ng ABS-CBN. Ano po ba ang provision ng batas tungkol sa pagmamay-ari ng media organization sa bansa? Bakit mahalaga ang usapin ng citizenship sa ownership? Meron kasing isang provision sa ating saligang batas na talagang nakalagay doon ay Pilipino lang ang pwede magmay-ari ng mass media. At kahit korporasyon yan, ay kailangan wholly Filipino-owned ang korporasyon. Hindi pwedeng 60-40. Iba yon. Ibang provision yung 60-40 sa mga public utilities at ibang mga bagay. Pagdating sa mass media, klaro-klaro yung ating constitution, 100%. Kung iginagawad ng Kongreso ang franchise, sa bagay na parang nasagot nyo na ito, no? Ano naman ang papel ng NTC sa proseso nito? Bakit, yun nga, gaya ng nasabi natin kanina, dalawa yung layers, no? Well, yung NTC yung dapat na iiral na administrative agency na nagmo-monitor sa paggamit ng prangkisa. So, syempre, mauuna yung pagbigay ng prangkisa. Pag nakuha na yon, pupunta naman sila ng NTC para makuha yung Certificate of Public Convenience at yung permit to make use of the radio frequencies. Pag yun naman, yung pag naibigay na yan, may mga condition din na dapat papayag ang network at ang NTC ang nagbabantay kung talagang tinutupad ng network yung mga condition na dapat itupad nila. Naalala ko po tuloy, Dean Chell, nagtuturo po kasi ako ng history ng broadcasting sa Pilipinas. Nung panahon ng Amerikano, yung radio control office lang naman ang nagko-control ng mga franchise. Wala naman yung Philippine legislature nung panahon yon na pakialam dun sa pagbibigay ng franchise. O hindi naman franchise nga ang tawag nila nung araw eh. Permit lang. No? Nung pagkatapos ng ikalawang digmaang daigdig, tsaka napunta sa Kongreso yung kapangyarihang magbigay ng franchise ayon po sa mga aklat na nabasa namin. Ngayon, pinag-uusapan pa rin ngayon sa Senado yung issue ng single at multiple channels. Ayon sa mga ginagawad na franchise ngayon, frequency ang batayan ng prangkisa at hindi channel. At dahil umuunlad itong teknolohiya natin, mayroon bang provision sumasaklaw sa pamamahala ng digital channels at pay-per-view na gumagamit ng himpapawid? Well, tama po kayo, ma'am. It's really the frequency na yun ang nagiging batayan ng pag-regulate ng airwaves. Kaya, well, whoever makes use of the frequencies ay subject, maaaring subject sila sa regulation. So that may include even pay
purview or other similar kinds of arrangements. Basta ang frequencies ang ginagamit nila. Mm-hmm. Hindi po kaya pwedeng yung frequency na doon tumutulay ang maraming channels. Eh, sa halip na frequency ang pag-usapan, eh, channels na lang ang bigyan ng franchise sa halip na yung frequency. So, yun ang maging patayan. Pwede rin yun. Nasa sa Kongreso yan kung gusto nila ng amendahan ng TAS. And as of now, yung understanding natin ay frequency talaga yung naging bakayan niya. So, pwede sigurong i-review yung area na yon since interesado rin lamang ang Senado sa issue ito. Actually, kung tutusin, ay maganda siguro balikan ng ating Kongreso kung talagang kailangan pa ba ng legislative franchise. Kasi in many ways ay hindi siya makatao din at makapilipino yung naging practice niyan. In fact, marami naman din tayong natatanggap na reports na yung itong mga radio and television na franchise ay nagiging source pa ng corruption yan. Nagiging issue yung temptation na mahanapan ng regalo o anuman para lang makuha yung boto. And since wala naman na real compelling reason na dapat ibigay pa sa Kongreso yung pag-approve ng franchise, ay pwede naman tayong tumulat sa ibang bansa na hindi na Congress ang nag-i-issue yan. Para mawala rin yung issue ng corruption at issue ng politika. Okay. Ano naman po ang connection ng usapin ng broadcast franchise sa ating lahat sa mga panahong ng krisis katulad ngayon na may pandemya? Kasi ito yung lagi natin naririnig na ikinokonekta sa issue ng ABS-CBN, no? Yung dahil apektado daw ang napakaraming tao at napakasama ng timing kasi meron pa namang pandemic sa ngayon. Well, lalong-lalo na nasa ilalim tayo ng isang pandemyang COVID-19, yung pangailangan ng tao na malaman kung ano yung totoo, kung ano yung nangyayari, ay napakahalaga. Kaya yung issue, yung timing nitong pagtanggal ng franchise sa ABS-CBN, marami talagang nawalan ng balita. Mm-hmm. Yung issue kasi ngayon, kung sa internet tayo magdedepende, lalo na kung sa Facebook yan, ako, laganap na laganap ang fake news dyan. Kaya kailangan ng taong bayan ng isang source of news na sabihin natin mas objective at talagang mapapagkatiwalaan. Mm-hmm. Sa nakikita nating nangyayari ngayon sa ating bansa, Tinchel, no? At ayon sa inilalahad nitong broadcast franchise law, ang isang tanong ay patas nga ba sa lahat itong sistema ng panghawad ng prangkisa? Sabagay, parang nasagot niyo na, no? Pero itatanong ko pa rin, sa tingin niyo po ba ay it's fair? The way, the practice of awarding franchise? Yung kasing nung itinayo itong ating democratic form of government, yung konsepto natin ay may separation of powers tayo. Nahiwalay nga yung Kongreso sa Executive Department at meron din tayong independent judiciary. Ang kakaiba ngayon ay halos nawala yung separation of powers na yan. At yung check and balance na dapat katumbas nun ay nawala rin. Kaya ang nangyari sa atin ngayon, tawag nga nila ay may supermajority ang Pangulo sa Kongreso. So halos sa kung ano man ang gusto niyang ipasang batas o wag ipasa na batas, ay nakikinig ang Kongreso. Marami rin siguro sa kanila na maybe mas sa takot sila sumusunod, pero wala tayong magagawa kung nandiyan nakaupo naman sila. I think in a way, itong nangyayari ngayon, naipapakita din niya yung pagkukulang ng ating mga institusyon na hindi pa sapat yung pagkaintindi nila dun sa pangailangan na dapat separate and independent branches ang bawat branch. Yung nakikita natin ngayon sa Congress, lalong-lalo na kuminsan ako, talagang hindi ko na masikmura yung sobrang pagsisipsip ng ibang mga kongresista sa ating Pangulo. Okay, gumapo naman po tayo sa usapin ng teknolohiya. No? Binabalak ng Department of Information and Communications Technology ang paglilipat ng TV frequencies patungong digital
sa pamamagitan ng Digital Terrestrial Television Broadcasting Migration Plan. Dinchel, paano niyo po nakikitang makaapekto itong digital migration sa kasalukuyang may hawak ng mga broadcast franchise? Yung mga iba't iba nating mga networks na may taglay silang franchise ngayon, may epekto kaya ito sa kanila? Well, maaring mag-iba ang legal framework pag mangyari yan. Kasi yung rationale natin sa ngayon na scarce ang resources, ay maaring hindi na yun ay maging totoo pag nailipat na yan. I'm not very familiar with the new technology, but I think it would not be as scarce in terms of the allocation of frequencies as the present situation is. Kung totoo yun, ay mag-iiba rin. Yung requirement na meron strict regulation ay hindi na magiging dahilan yun para magkaroon ng ganun din na kastriktong pag-check natin dito sa mga radio and television networks. Okay. Isa po sa mga posibilidad nito yung paggamit ng broadcast boxes sa halip ng mga antena. Ano po ang epekto nito sa ating mga manonood? Insofar as the issuance ng franchise, sa palagay ko naman ay hindi naman, wala naman direktong epekto yan. Mm-hmm. And yung maaring mangyari lang ay ang question nga, palagay ko may nakatali din itong tanong ninyo dun sa tanong kanina kung ito ba ay pag-regulate ba nito ay frequency o by channel. Uh-huh. Kasi kung mangyayaring by channel yan, ayun, talagang there would be a direct effect, I think. Pero kung by channel na po, dahil nga sa bawat, conceptually, sa bawat franchise, sa bawat frequency ngayon, ay multiple channels ang maaaring maging resulta. At kung yan ay multiple different players din sa halip na yung iisa lang na may hawak ng frequency, posible rin magkaroon tayo ng maraming iba't ibang networks o iba't ibang mga broadcast operators. Di po ba? Could yes. You see that as one way by which the law could go given the new technology? I think that will require really a sana rin pag-aralan na mabuti ng ating kongreso yan at pati ng mga korte kasi ultimately pag magkaroon ng issue yan sa Supreme Court din naman tatakbo yan. Yung the law typically is always behind technology. Nauuna yung advances sa technology, nahuli naman yung pag-responde ng batas. And that applies whether it's Congress or the courts. Kaya pati nga kami sa courts, kuminsan, yung hanggang ngayon hindi pa klaro sa amin, halimbawa kung paano ba magpresenta ng email sa court, paano ba magpresenta ng CCTV footage, dahil yung aming rules on electronic evidence ay inilabas ng Supreme Court yan way back in 2001. And sa dami ng advances in technology, ay marami ng hindi pa covered ng rule na yan. Nabanggit niyo po yung Supreme Court, naalala ko tuloy. Di po ba may nag-file for TRO ang ABS-CBN sa Supreme Court? Ano po ang estado noon? Pagkaalam ko, hindi naman naglabas ng TRO ang Supreme Court. Hindi ako sure kung naka-pending pa eh. Mukhang wala pa naman na final resolution ang kaso nila. Sa Agosto pa daw po maghihiring. Ibig po bang sabihin may pag-asa pa ang ABS-CBN? Well, kung hindi pa naman nadi-dismiss ang kaso, sabihin natin may pag-asa pa rin. Okay. Isang dahilan kaya maraming nagre-reklamo sa pagkawala ng broadcast ng ABS-CBN, gaya ng napag-usapan natin kanina, ay dahil ito lang yung naririnig sa ilang sulok ng bansa. Ano ang pwedeng gawin upang sa bawat sulok ng bansa ay may nagseserbisyong mga istasyon ng broadcast na hindi kailangang mga dambuhalang network lamang ang maaaring makaabot sa kanila? Well, ang magiging issue kasi dyan, issue ng cost at resources. Okay. Kung kaya naman na magtayo ng mga local na broadcast stations, maganda sana yon. Kaya lang issue kasi ng economic issue yan eh. Kaya hindi din natin masasabi kung
ngayon na nawala ang ABS-CBN, kung ano kaya ang magiging epekto niyan, it could happen that at least in some areas ay meron na lilitaw ng mga mas maliliit na istasyon na hahanap din ng paraan para makakuha ng prangkisa kung wala pa sila. Pero sa ngayon po, dahil sa bumabagsak daw po ang presyo ng operation, dahil nga sa bagong teknolohiya, baka po mas posible na sa tingin po ninyo. Yes, tama po yan. Dean Chiel, kung mawawala yung congressional franchise, matatanggal na yung layer na yon, kung NTC na lang ang magbibigay ng permiso, ano po ang magiging implication nito sa ating mga mamamayan? Baka mas maganda pa nga yung takbo ng ating radio and television network pagka ganyan. Dahil hindi na makikialam ang Kongreso sa kanila, ang NTC na lang ang magiging ahensyang magmamonitor sa pag-operate ng mga radio and television networks. Sa NTC naman, wala naman magbabago doon sa kanilang gawain. Yun pa rin ang gagawin nila. Ang napansin lang po ng marami nating kababayan eh, sa Kongreso lamang pinag-usapan at pinagdebatihan yung franchisa. Hindi po ba ito pinag-uusapan sa Senado? Bakit po sa Kongreso lang? Ano po kasi yan eh, meron tayong isang provision sa ating saligang batas under the Legislative Department na bills of this nature, private bills and even yung mga bills of appropriation ay dapat manggagaling sa lower house, sa House of Representatives. Saka siya pupunta ng Senado. Kaya doon po nagsimula itong pagbigay ng prangkisa. At ang ibig pong sabihin kapag sa lower house pa lamang, ay nabara na, kumbaga, yung pagbibigay ng pag-award ng renewal ng prangkisa, hindi na siya aakyat ng Senado. Wala nang say ang Senado. Wala na. Kasi wala na rin ng mga, hindi, kung hindi nang galing sa lower house, eh, wala nang mapapag-usapan ng Senado dyan. So kailan po, mga anong pagkakataon po nagkakaroon ng mga bills o mga panukalang batas na pwedeng magsimula sa Senado? Wala po bang ganun? Meron. Ang parang exception lang ito. Pagdating sa bills of appropriation, revenue, tariff bills, and private bills tulad ng pagbibigay ng prangkisa sa isang private corporation, ay yun lang ang mga batas na dapat manggagaling sa lower house. Lahat ng ibang mga batas, pwede naman yung proposal niya na manggaling sa Senado. Ano po ang dahilan? Bakit ganito? What's the logic behind this? I think it's because the lower house is supposed to be the direct representative of the people in every district. Kasi di ba bawat distrito meron tayong isang kongresistang umupo. Kaya sa kanila dapat manggaling itong mga bagay na involve ang public funds o kaya yung mga private bills na ganito na prangkisa na talagang nakaka-apekto sa lahat o sa taong bayan. Yung other laws ay pwede naman na manggaling sa magsimula sa Senate. Kung ang mga kongresista ang kumakatawan sa taong bayan, sa tingin niyo po ba ay talagang kinatawan nila ang sentimiento ng taong bayan sa issue? Naku, matagal na ngang hinaing ng taong bayan yan na yung ating mga nahahalal sa Kongreso ay parang pag naupo na, hindi na rin nakikinig sa kanilang mga botante. Hindi naman siguro ito problema mismo ng sistema, kundi yung problema ng ating yung kultura na umiiral sa loob ng Kongreso at yung klase ng politika na nakikita natin ngayon. Eh ano po ang gamot dito? Talagay ko yung isang pangmatagalang solusyon dyan ay kailangan maitaas din natin yung kaalaman ng taong bayan. Para yung mga iboboto nila ay yung talagang makikita natin na sabihin natin talagang nagmamahal sa tao at hindi sa sarili. Yun ang isa. Kaya yung voter education, yung mismong education in general, yung awareness din natin, lalo na sa ating mga karapatan, yung bakit ba mahalaga ang human rights at yung mga bagay na yan, ay yun, long-lasting solution po yan sa problemang yan. Huling tanong, Dean Chiel, dahil nasa kamay ng pamahalaan, partikular ng Kongreso,
ang paggawad ng broadcast franchise? Palagay ko nasagot niyo na eh, pero tatanong ko pa rin. Maaari bang abusuhin ng gobyerno ang kapangyarihan ito? Ay, naku, yun nga yung nakita natin itong mga nakaraang linggo at nakaraang buwan. In fact, yung ang tanong nga dyan eh, is are franchises important to press freedom? Sa tingin ko, baliktad eh. The granting or denial of a franchise could become an obstacle to press freedom. Kasi nga, yung pangailangan ng tao ngayon na makuha ng tamang balita, na malaman kung ano talaga ang nangyayari, yun ang naging epekto nitong pagtanggal ng prangkisa sa ABS-CBN. Marami sa ating mga kapatid na hindi na ngayon na nakakakuha ng balita. At yung nakukuha naman nilang balita sa internet ay maaring mali-mali o baka fake news pa nga. Kaya yung itong issue ng press freedom, especially dito sa ilalim ng isang pandemya, napakahalaga nun. Kasi yung ating kalayaan na magsalita, yung ating karapatan magsalita ng malaya, yung ating karapatan ng press, no? At yung ating right to know, especially what is happening in the government, ay super important pagdating sa public health emergency. Kasi it is our whole entire pati buhay na nga natin ang nakasalalay dito. Kaya sa akin, yung ang isang issue ng ngayon ay nakasalang sa ating Korte Suprema, yun naman sa anti-terror bill, ang aming kaso doon ay nakasentro din sa freedom of speech. Kasi sa tingin namin yung may ilan provision doon na ganun din ang epekto, magiging epekto sa ating karapatan magsalita ng malaya ay mawawala ang ating kalayaan na yan. Bago po tayo magpatapos, Dean Chell, baka meron kayong gustong sabihin, final words para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa tingin ko, kailangan na babantayan natin itong freedom of the press at freedom of speech at freedom of expression. Pati naman yung ating Korte Suprema, matagal na nilang sinasabi ito na talagang nauuna sa lahat ng karapatan ang ating mga kalayaan na yan. At kung tutuusin, hindi natin sasabing demokrasya tayo kung wala tayong karapatan magsalita ng malaya at kung wala tayong free press. Na karanasan na natin yan noong panahon ng martial law, ng Marcos dictatorship, na nawalan yung ating kalayaan na magsalita at pati yung kalayaan natin na iba't ibang mga kalayaan natin. Kaya sana ay huwag naman maulit pa. Kaya, thank you. Tumututok tayo sa telebisyon at radyo para sa balita at entertainment. Bahagi ang media ng ating pang-araw-araw. At tila lalo nating nararamdaman ito ngayon tayo ay nasa gitna ng pandemya at may pangamba mula sa iba't ibang pangamba sa ating buhay. No? Maraming salamat sa ating panauhin ngayong araw, si Dean Chell Biong. No? Maraming salamat din sa inyong lahat na nakibahagi sa unang episode ng DCQ, Broadcast in Quarantine. Sana'y makasama namin kayo sa mga susunod natin na talakayan tungkol sa mga issue ng media sa gitna ng pandemya. Dahil hindi kayang i-quarantine ang malayang talakayan.